Yun know. Okay guys, magluluto tayo ngayon ng sinigang na hipon. And as you can see, ito na nga, hipon. Ito yung mga ingredients natin guys. Labanos, gabi, tsaka kamatis, tsaka sibuyas, yun tsaka... Yun yung okra. Oh, alam ko yun, Nay! Ay, baka yung palasakin mo eh. Nay, naka-record to! Okay, sige. Dahan-dahan lang pagko-coach mo sa akin, grabe ka naman. Meron din tayo ditong... sitaw. Wala tayong talbos ng kamote, so spinach guys, spinach. Masarap ang spinach. Kasi dito sa US, bihira ka makakita ng talbos ng kamote. Unless kung nasa, ano ka, Filipino store. So guys, ang unang step natin, pagka magsisigang kami, syempre ako, inuuna kong kamatis. Ayan. Sabay sibuyas. Uy! Malaglag! Nainit! Tapos syempre yung gabi. Ayan. Yung gabi kasi guys, gusto ko sa gabi yung nadudurog para masarap. So takpan lang natin to, hintayin natin kumulo, and hintayin natin maluto. Kumbaga parang lulutuin lang muna natin yung gulay. Ganun naman talaga ang pagluluto ng sinigang, di ba? Parang lulutuin mo lang talaga yung gulay. Depende pala sa isisigang mo kasi, kagaya ng karne, matagal maluto yung karne. So kailangan mong tagalan pagluluto yung karne. Does it make sense? Okay guys, makalipas na ng 10 minutes. Ayan, ganyan na siya. So, ang tekniko dito guys, ang ginagawa ko, kumukuha ko ng ganito. Tapos, dudurugin ko ngayon yung kamatis. Para alam mo yun, para yung talagang sinigang na sinigang, na maasim na maasim. Talagang ngayon talagang paborito ni nanay na maasim na maasim. Hmm? Bakit? Lalagyan ko ng asukal pag pinaasim yung maasim na maasim. Eh, sinigang nga eh. Eh, hindi ganun kaasim kagaya nung niluluto mo parang suka na yun. Tsaka guys, kaya ako sinabay yung gabi para durugin din siya. Ayun yung gusto ni nanay, maasim tapos malata-lata. Kaya dinudurug ko din yung gabi. Pwede na nating ilagay yung hipon guys. Saglit lang to, saglit, quick ano lang to. Quick lang lutuin to. Dahil di naman matagal lutuin tong hipon. Yan, ilagay na natin dyan. Pakuluin lang natin siguro mga 2 minutes. Ah naman. Okay guys, after 2 minutes, pwede na natin ilagay itong sinigang mix para, alam mo yun, manood yung mga asim-asim. Talagang gustong-gusto talaga kasi ni nanay, sobrang asim. Yan. Tapos haluin lang natin guys. Yan. Hintayin lang natin kumulo ulit. Kasi madali lang maluto itong hipon. Okay guys, after 2-3 minutes, natunaw na yung ating sinigang mix. Ayan. Pwede na natin ilagay ito. Sitaw. Then, sili. Sabay na din natin ito. Ayan. Tapos, hintayin lang natin maluto. Okay guys, at this point, I think, tignan nyo, luto na ating sitaw at labanos. Ayan. Saglit na lang lutuin to guys. So, after nito, pwede na rin natin ilagay pala itong okra. Ayan. Tapos, pakuluan lang natin ng mga 2 minutes pa guys. 2 minutes. Quickie lang ang tawag doon. Quickie. Tara! Luto na guys. Oras na para ilagay ang ating spinach. Dahan-dahan lang guys kasi tumitilamsik to. Ayan oh. Yun oh. Okay, so luto na siya guys. Takpan lang ulit natin. Patayin natin yung apoy. Tapos hintayin lang natin mag-cool down. Maluluto na yung spinach dyan. So mukbangan na guys! What is up guys? It's your boy, Wonder Z! And it's your girl, Walhati Valencia Ignacio! And it's your boy, I'm John Ignacio! Nay, huwag ka nang tatawa. Ito naman, piitin mo yung tawa mo na eh. Lagi mo tinatawa na si tate kasi naano na nga siya eh. Naano? Guys, baka seryosohin nyo na naman na komedyante, nagpapatawa lang, nagpapatawa lang kami. So guys, nakita nyo na nga kanina, sinigang na sugpo. Ayan, excited na ako kainin to dahil bukod sa luto ko eh, hipon. Gutom ka na. Tsaka gutom. Eh nga, gutom na nga ako. Hindi ko na alam kung anong sasabihin ko, gusto kong kumain na. Aba eh, talagang uupakan ko na yan. Buh.
Sugpo nga pala, tsaka meron na tayo ditong galunggong. Dahil iwas-iwas muna tayo sa karne, di ba? Ngayon, mahal na araw. Mahal na araw nga, di ba? Satong araw ngayon. Ano, guys, Sabado ngayon, and hindi ko alam kung kailan ko ito ma-upload sana mamaya. Biyernes Santo ngayon. Ay, Biyernes Santo ba? Baho, oo. Biyernes Santo, dito, pero sa Pilipinas. Sabado de Gloria. Sabado de Gloria. So, yun, guys. Hindi ko na alam. Meron pa ditong, ano, pakwan. Tsaka sa usawa naman natin, guys, toyo na may sili. Tsaka patis. Etong patis, akin lang yan. Si nanay bawal. So guys, ano pang inihintay natin? Make sure na meron kayong pagkain dyan kasi it's either lunch or dinner ko to i-upload para sabay-sabay man tayo. Meron pala tayong topic ngayon. Nay, oh. Anong topic? Meron tayong topic ngayon. Tignan nyo naman kung gaano kasarap tong niluto ni Wonder Z. Ilang kaya mo ubusin, tatay? Eh, mahirap akong tanongin dito. Ay, mag-ana ko mahain. Alam mo naman. Guys, ang paborito ni nanay sa sinigang talagang sobrang asin. Talagang nag-mouth, ano? Asukalan ko yan pag natikman kong maasin. Hindi nga. Eh, tikman nyo muna. Sige, tikman nyo muna. Sarap naman. Sabi sa'yo eh. Same. Kapamilya, narito na tayo. Kakain na uli tayo. Kain na, guys. Kain na. Ano tayo? Rain na kayo. Rahan-rahan ng sasalwakan yan. Rahan-rahan. Marunong pa sa akin. Nagbahog na ng iyong ilagay sa kitna. Okay. Pakita niyo sa kanila. Yan. Nagpigayin ko yung sili ha. Pakwan. Yeah, okay. Guys, spinach. Ito yung kinakain ni Papay. Nailan mo pag kumain ka ng spinach, lalaki ang muscle mo. Pero kung pinapanood si Papay nung araw, black and white panty sa kuhalaan eh. Bulat-latin na natin guys. Oh. Ito yung masarap eh. Yung sinusup-sup. Alaman ko kung alin nakukunin ko. May maghipa ka nalang. Nasarap na itong galunggong, kaya lang wala kang sausawan. Ito, sausawan mo toyo, patis. Bawal sa inyong suka, sinabi na nga ng doktor, di bawal. Ayun nga, ang gustong, ang sabi ng doktor, suka na lang ang sausawanin. Babas na naman ako. Pero ngayon, Nay, patis muna tayo, tsaka ano, kasi wala tayong suka. Hindi ako nakabili. Pinakamurang sa lahat na bilihin ang suka, sa pang hindi mo nabili. Nangangahilang wala kang pera. Huwag ka mo ingay. Binakuhihan mo naman ako. Sabaw mo yung sabaw, nanay. Huwag mo akong bahugan. Bakit? Ang sarap-sarap ng luto. Hindi mo ba nagusto ng luto ni Wonder Steve? Masarap pa ba? Ano? Abay, masarap. At ako'y aayan ng bahug. Marunong ka pa sa akin. Ano, galit. Relax ka lang. Okay guys, meron pala tayong topic ngayon dahil, di ba, kahapon, anong pinag-usapan natin kahapon eh? About sa mga pagkain, sa mga ano, sinakulo at saka sa tuli. No, ngayon, ano naman topic mo? So this time naman guys, ang pag-uusapan natin is about sa penitensya, ano Nay? Ano, nag-penitensya ka ba? Nag-penitensya ako nung araw. Pinako nga ako sa ano eh. Larangan sa agin. Yung mga kabataan, di ba, na ganun yun, ano? Tinatali ka sa daon ng saging. Tapos, inilalambitin ka. Ang proses yun ba, penitensya yun? Hindi. Ano yun? Panata. Panata. Nakagawin na ng mga Pilipino na, ano, yung pagpuprecision, pagkamahal na araw. Tuwing Holy Week. Eh, lahat, halos ng bayan na ganun ng mga, ano. Mercury Santo sa Cardoan. Naalala ko, tuwing summer, umaahon kami sa bundok, sa santong lugar kung tawagin, sa may ano. Hindi naman, one time ko lang na-experience nun pero hindi ko na inulit. Rumba sa halala. Sa santong lugar. Guys, sa lugar kasi namin, every mahal na araw, hindi ko alam kung Sabado yun o Linggo ginaganap, may akyatan ng bundok. Tapos dun sila, hindi ko alam kung anong ginagawa. Ang ginawa lang namin dun, pag akyat namin, natulog lang kami dun eh. Eh, anong nakikita roon? May simbahan kasi dun. Ewan ko, mga nagdadasal, may nagtatayo ng... May puno raro na kahoy na mukha ni Jesus. Siya nga ba? Hindi ko alam. Hindi ko nakita eh. Kasi medyo ano pa ako nun eh. Mga... Maraming namamanata doon umaawang kilaro. Ang malaro. Ano nga, maraming namamanata.
Kaya sikat na sa mga nanonood dyan na taga-Alara, alam ko, alam niyo yun. Tinutukoy ko kung saan. Kung tabagin nila sa yung lugar. Sa dulo ng, ano? Walang hanggan. Halahala. Dulo ng result, dulo ng lugar natin. Bago rumating Laguna na. Ano bang ginagawa niyo nung araw? Nagpipinitensya ba kayo? Well, hindi. Nagpo-process yun. Process yun lang ah. Kami sa Dolores Quezon. Ikaw na may nakapagpo-process yun rin tayo sa halahala. Sa Mahal na Araw, sa Santo Lugar, kung tawagin nila. Sa Dolores Quezon, Santa Lucia, Barangay Santa Lucia. Maraming namamanata rin sa ang tawagin nila yung Banahaw. Bundok Banahaw? Bundok Banahaw. Madami rin siguro nakakalam dyan guys, di ba? Maski naman din mga tombasti ay maahon bro. Kahit sino? Iba't ibang klase ng relihiyon ang pumupunta dun. Iba't ibang relihiyon pumupunta dun. Namamanata sila. Yeah guys, ang experience ko about sa Bundok Banahaw, hindi ko alam kung kailan yun eh. Sa bata pa ako nun eh. Ang hirap pumasok sa ano, sa may kuweba-kuweba. Kasi meron kasi, takot kasi ako sa mga gano'n, sa mga madidilim. Ako sigado. Sobrang nakakatakot. Ewan ko, basta pag madilim, natatakot ako. Doon hanay, may pinapasukang may sanga ang ano, may husgado. Sabi nung iba, pag naroon ko sa isang sanga napunta sa Antipolo, ang litaw mo. Siguro nananakotan. Ay, aban. Kwento lang, yun, hindi naman, wala naman nakita kami ganung sistema. Ako yung malaki ang karnasan riyan. Nung papunta sa Banahaw, wala pang karsada doon. Bundok pa, puno pa lang. Lakad pa lang, simula Dolores, hanggang roon sa, ano. Hanggang kayo nabuhayin, ay tayo nakarating doon, hindi pa ganung kasikipan eh. Palakar pati, oo. Wala pang biyahe, wala pang karsada. Pagka magkakaroon ng chance, nanay, makalakad ka ulit, bakit yung ba yung Bundok Banahaw? Ay, baka hindi na, masi, magtagal ko na hindi nakakaahon doon. Abay, baka nga na ako yung matandaan. Eh, kung makakalakad ka nga ulit eh. Kami na sumama. Kami nandiyang. Kami na iwan sa bahay. Bakit kaya iwan? Kami nandiyang na iwan sa bahay. Ay, hindi nga, pareho nga kaming umpong-umpong. Ay, hindi kayo nakasama? Pero sila naliligo sa Santa, ano? Santa Lucia. Santa Lucia. Sa Kiminyantiyang, ayro naliligo sa banyo naman. Kasantong ako, bayo. Doon naliligo sa bahay. Kasi guys, sa Bundok Manaw, meron mga ano kuweba-kuweba, tapos papaliguan, tapos meron din bang falls? Oo. Meron. Pero sa Santa Lucia, ah. At saka pumunta sa kuweba ng Diyos, mga tatlong falls ay mahasagian mo roon. Santa Misericordia, hindi, Santa Misericordia, kung tawagin nila sa ilalim yun. Nakalimutan ko ng mga pangalan nung pag-up pupuntahan ko yun roon. Naroon sa, ano yung pinapaliguan, Juan, naiyak si Neneng na talagang ayaw maligo roon. Sa Santong Hakob, yun. Bang hirap, ano yun? Bumaba, mahirap bumaba. Mahirap pumasok ka ba? Ngayon nga, mahirap bumaba. Aba, mahirap pumasok, mahirap lumabas. Ang Tita Dol talagang hindi pumasok roon. Shout out Tita Dol, kaya may karanasan sa Bundok Banahaw na nakatatawa. Anong nakakatatawa? Abay tayo kumakain, basta. Kwento mo, pag di tayo kumakain na. Kasama hindi namin. Ko kwento mula doon. Kasama namin ang Marumi. Naglalakad sila paparoon sa ano, kaso nadulas yan, nabagsak. Sa palikuran, ay ang palikuran roon ay... Ano? Ay, nilalagay mo ng palik. Mali ka naman. Ay, ano? Naglalakad nga. Ayaw na rin. Ano. Baka ako makita ni Kumaring Ami. Sinipsip ko para mahingi yung ulo ng hipon. Ay, ano? Nabagsak. Napakabilis. Tumayo sa balon. Aba. Nagsumbong kay engineer. Punta sa Marumi. Ako nabagsak. Ay, saan ka ba nabagsak? Roon po ka. Ay, di alam na naman roon. Abay, kaya pala ay kimabaho. Taga si Julie, ako tuwan, gawa ng manliit pa. Hindi, baka hindi pa nag-aaral na ba noon? Mga ilang taon? Maliit pa. Para so, si baby la, baka nag-aaral na. Manliit pa nila. Noon kami taong-taon umaahon. Abay, ang sayahan na. Masaya talaga tayo dati. Ang amin sa sakyan ay brand yung ba yung nabili, Juan, ay yung ano. Ang amin sa sakyan. Taong-taong basta kami mag-anak. Sa sakyan, may sasakyan sila, guys. Oo.
Pordera. Pordera, bago. Pag kami nag-uwi ng itlog ng itik, ay hain ang service. Mag-uwi ka ba? Bago, banda ko nga nakamalim. Magkuha ng putoko, paghakot ng susu. Napakaraming itik ng tatay, 3,000. Nasaan na ngayon? Sabi di wala. Tinangay ng baha? Hindi. Natigil na ng pagkagan. Bakit? Hindi naman lahat ng hanap buhay ni forever. Ay matanda na hindi na kaya. Iyon ay naisasakag pa. Kaya nga yung kanyang postesyo yung nahulog sa saragat eh. Sa kakakahig nila ng suso pagkain ng itik. Ay nahuhuli pa rin nila. Parang dinaanan lang ng bagyo. Konting kwento lang yung nangyari tapos ubos na. Ang dami nyo nakain nun ay tingnan nyo. Eh, tinatalupang ko lang naman, nawawala na hindi ka umakain. Hindi ako, ako yung, ano yun? Katatalo ko lang nung isa, pinasipsip ko na nga sa iyo ang ulo eh. Kinuhan pa yung pinag-asa ng ulo. Mabagay, masama sa akin yan. Kaya ay, tinutulungan ako, ko lang kayo. Hindi ako decidido. So guys, I think that's pretty much it. Maraming maraming salamat sa panonood. Sana huwag kayo magsawang sumuporta at tangkilikin ang aming palabas. Talaga. Kami hindi nauuwi ng Pilipinas. Basta't kami inyong panoorin lang. Oh! Nay, sinabi niyo yan na baka mamaya bawiin niyo yan, ha? Ay, hindi kami talaga makauwi at wala sasakyan. And yep guys, kung di ka po part ng Z Nation, make sure na mag-subscribe ka para maging part ka na ng family. And yep, we'll see you guys to the next one. You scared it!